Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. DZRH. 77 taon ng paglilingkod sa pagbabalita. Miyembro ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Narito mga bumibilang eksklusibong balita sa DZRH Network News. Trending! Pugot na ulo ng manikin sa kalsada, ikinagulat ng mga residente sa Tondo. Malaking balita sa DZRH kaninang alas 10 ng umaga. Grupo ng mga estudyante na sangkot sa kidnapping, timbog sa PNP. Mainit na issue sa DZRH kaninang alas 6:45 ng umaga. Palasyo, hands off sa viral video ni PCOO Asik Mocauzon sa info campaign sa federalism. Pinagkakaguluhan balita kaninang alas 6:30 ng umaga. Senador Coco Pimentel, nababuyan sa ginawang vlog ni Asik Mocauzon tungkol sa federalismo. Trending na issue nationwide simula pa kaninang alas 6:15 ng umaga. Disbarment case laban kay Attorney Ferdy Topacio, pag-aaralan ng mga abogado ng apat na dating makabayan Solons. Eksklusibong balita sa DZRH kanina alas 6:10 ng umaga, lalo pang pagtaas ng presyo ng mga bilihin kinontra ni DBM Secretary Ben Jokno. Isa pang eksklusibong balita kaninang alas 5:45 ng umaga, National ID System lalagdaan na ni Pangulong Duterte mamayang hapon. Malaking eksklusibong balita sa DZRH simula pa kahapon hanggang ngayon, Acting Chief Justice Antonio Carpio inilatag ang mga hakbang para sa West Philippine Sea. Sa expert's opinion, paglanghap ng usok ng sigarilyo ng isang ina nakakaapekto sa breastfeeding ayon sa mga eksperto. Joey Marquez nagsalita na sa pagkalat ng video scandal ni Mark Heras. Humanda na sa kakaibang pagbabalita. Iba ang dating, iba ang atake. Nakasunod sa panahon. Mabilis mong malalaman. Mabilis mong mapapanood at mapapakinggan. Hatid ng mga lingkod sa pagbabalita sa loob at labas ng bansa. Live DZRH Network News. Mainit na impormasyon. DZRH Network News. Trending, viral, live, nationwide, worldwide, at netwide sa DZRH Radio, DZRH News Television, at DZRH Digital, Facebook at YouTube Live Channel, at www.dzrhnews.com. Kasama si Dennis Antenor Jr. DZRH Network News. DZRH Network News Top Story. Nabulabog ang mga residente ng Tondo matapos lumitaw ang isang kahina-hinalang pugot na ulo sa gilid ng kalsada. Ngunit nang respondehan nito ng mga pulis, napag-alam ang isa pala itong ulo ng manikin. Napunong ng tao ang kahabaan ng 111 Street, Barangay 163 sa Tondo, Manila. Matapos mamataan ang isang kahina-hinalang pugot na ulo ng nakasilid sa puting tela sa gilid ng kalsada. Ngunit nang rumesponde ang mga pulis, napag-alam ang isa pala itong ulo ng manikin. Kanina lamang ng umaga, nagsimula ng mag-trending ang isang CCTV footage kung saan lumitaw ang nasa sa likod ng paglalagay nito sa gilid ng kalsada. Malinaw sa CCTV footage ang labi
amin dalawang kabataan ang nakasuot ng puti at dilaw na damit na naglalakad sa kahabaan ng Juan Luna Street, kung saan isa sa kanila ang naglapag nito sa tabi ng kalsada. Matapos ang ilang minuto, nagdatingan ang mga pulis at dito na makikita na naglagay pa sila ng barrier sa kalsada upang mailayo ang mga tao sa inaakalang crime scene. Dito na nila nadiskubreng peke pala ang inaakala nilang pugot na ulo. Kaka-trending lamang ng viral video, ngunit umabot na kagad ito sa bilang na 214 shares at 13,000 naman ang bilang ng views nito. Samantala, narating naman namin ang panig ng kapulisan ng Tondo, kaya't manatiling nakatutok para sa iba pang detalye. Para sa DZRH Network News, Victor De Guzman, naglilingkod sa pagbabalita. DZRH Network News! Malaking balita sa DZRH kaninang alas 10 ng umaga. Ito, para sa mga magulang dyan, bantayan po ninyong maigi ang inyong mga anak na nag-aaral. Dahil baka matulad sila sa mga kabataeng ito na natimbog ng Philippine National Police dahil sa pagkakasangkot sa kidnapping. Kung ano ang kaparusang nag-aantay sa mga estudyanteng suspects. Alamin natin yan sa report ni Raymond Dagpaas. Raymond? To wait, go ahead. Yes. Go ahead. Raymond. Alright, mamaya na konti. Balikan po natin ng konti. Meron lang tayong technical problem sa linya po ni Raymond Dagpaas. Samantala. DZRH Network News. Ito po, mainit na issue sa DZRH kaninang alas 6:45 ng umaga. May panibago na namang viral vlog si Communications Assistant Secretary Moca Uzon na nagbibigay ng lecture sa federalism. Pero sa vlog na ito ay marami ang nambash at nagalit kay Moca dahil sa halip na mangaral ay naging kabastusan daw ang pagtalakay nito sa federalismo. Kung ano ang pahayag ng palasyo ukol sa isyong ito, tutukan natin sa report ni Florante Rosales. Viral ngayon sa social media ang snake peek daw ng Federalism Lecture Series ni na PCO Asek Moca Uzon at ng kanyang co-host na si Dzrh Olivar hinggil sa federalism. Dumistansya Malacañang sa diskarte ni Asek Moca Uzon sa pagpapaliwanag tungkol sa federal system. Reaksyon ito ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque matapos umani ng pagbatikos ang kontrobersyal na video blog na ginawang katawa-tawang information drive sa federalismo sa pamagitan ng pagsasayaw. Sa exclusive interview ng DZRH, sinabi ni Secretary Roque na seryosong usapan ang pagsusulo ng federalism kaya hindi tama na idaan sa biro o pagpapatawa ang information campaign nito. Giit ni Roque, mabuti umano ang hangarin ni Moca sa pagpapaliwanag sa federalism sa social media. Pero ibang pamamaraan naman ang gagamitin ng gobyerno para mas maintindihan ito ng publiko. Siguro meron siyang mabuting mga hangarin at nakabigyan siguro yung hangarin niya na dapat pag-usapan. Pero hindi po ganyan pag-uusap pagka ninanais natin. Ang gusto po natin ay maintindihan talaga ng tao kung ano itong federalismo at bakit ito makakabuti sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa panem naman ng DZRH, duda si CONCO member at political analyst Father Ranhilio Aquino sa kakayahan ni Asek Moca na magpaliwanag sa publiko ukol sa federalismo. Well, I respect the lady. I'm not going to be the first to bash the lady. But you see, Congressman, what is the reason why they mentioned her name in the first place? Mm-hmm. Their answer is because she has a very good basa touch. That might be correct. But the point is, we are not selling to the public some item or commodity. We are convincing them about the Constitution. Mm-hmm. So we want an informed vote. We do not want a vote at any cost. We want an informed vote. And for that, you need somebody to inform the people who knows the Constitution very well, but who can put it in simple language. Well, tama, we do need somebody with a basa touch. We need somebody who can communicate the contents of the draft in a language understandable to all, but it should also be somebody with a very firm and profound grasp of the Constitution. Umabot na sa mahigit 1 milyong views ang patikim na lecture series ni na Moca at Dzrh, pero umani naman ito ng bashing o mga batiko sa social media dahil sa umano'y balaswang paraan sa information campaign hinggil sa federalism.
Kabilang sa mga komento ay mula kay Lawrence Binias na hindi raw makatwira ng ganitong paraan na muna yung matatandaan ng mga kabataan. Gayun din sina Henry Lloren at Bumble Marquez na galit sa ginawa ni na Asek Moka at Olivar. Sinisikap naman ng DZRH na makuha ang panig ni na Asek Moka Uson at Drew Olivar hinggil sa naturang reaksyon ng ating mga kababayan pero hindi po sila makontak. Sa panig ni dating Senate President Nene Pimentel Jr., isa sa nagsulong ng federal system of government, welcome ang lahat ng gustong tumulong sa pagpapaliwanag sa federalismo at hindi daw niya ito nililimitahan sa iilang tao lamang. Magugunit ang inihayag ng palasyo ng Malacanang na may 70 milyong pisong ilalaan para sa information drive ng federalismo na pamunuan daw ni Asek Uson. Para sa DZRH Network News, Florante Rosales naglilingkod sa pagbabalita. DZRH Network News. Balikan natin ang malaking balita sa DZRH kanina alas 6 ng umaga. Ito para sa mga magulang dyan. Ano po, bantayan po ninyong maigi ang inyong mga anak na nag-aaral dahil baka matulad sila sa mga kabataang ito na natimbong ng Philippine National Police dahil sa pagkakasangkot sa kidnapping. Kung ano ang kaparusang nag-aantay po sa mga estudyanteng suspects. Alamin natin sa report ni Raymond Dadpas. Raymond? Natimbog, Dennis, ng mga operatiba ng PNP anti-kidnapping group ang isang grupo ng mga estudyante sa kaso ng kidnap for ransom ng biktima ay kasamaan sa fraternity at ka-eskwela pa sa Kolehiyo de San Juan de Letran sa Intramuros, Manila. Ang biktima ay si Denzel Gomez na na-rescue sa pinagtaguan sa kanya sa Tondo, Manila. Na-aresto ang apat na suspect na sina Julius Atabay, Ferdinand de la Vega Jr., Ralph Emmanuel Camaya at Justin Mahipos. Anim na iba pa ang pinaghanap. Ito ay sina Eric Candaba, Gabriel Gabi, Billy Rosilio, Arvin Velasquez, Miguel Austria at Kim Pascua. Sinamahan ni Atabay ang biktimang si Gomez sa Loton area. Dito sila dinukot umano ng mga armadong grupo. Ibinaba si Atabay at nagpanggap ito na nagmamalasakit sa pamilya kaya't ipinarating na kinidnap si Gomez at humihingi sila ng 30 milyong piso. Samantalang sa Laguna ay nabunyag naman ang kidnap for ransom group na ang mga leader at membro ay mga bagitong pulis. Kasunod ito na nangyaring pagdukot kay Ginang Bonifacia Arcita sa Barangay Pansol, Calamba, Laguna noong July 29. Kinilala ang leader ng grupo na si PO1 Michael Umiping Siervo. Kasabwat sina PO1 Reynald Carandang at PO2 Jonathan Galang. Ayon kay Police Chief Superintendent Glenn Dumlao ng PNP Anti-Kidnapping Group, ang tatlo ay magkakaklase sa batch 2010 at pawang mga absent without official leave o awol. Magkakasabwat ang mga ito sa kanilang anti-drug operation at isa sa kanilang dating na aresto ay si Ginang Arcita. Nauna nang niransak ang kanyang bahay at nang huli ay kinidnap na siya at hinihingan ng pamilya ng 300,000 piso. Bumaba ito sa 120,000 pesos ngunit nakalaya sa halagang 20,000 pesos. Sila ay target ngayon ng operation ng Philippine National Police. Sa BGC, Taguig City, ay naresto naman ang dalawang suspect din sa kidnap for ransom na dumukot kay Joseph Estrada, hindi ho ang mayor ng Maynila. Ito ay sina Christian Rueda at Giovanni Ujeda. Dinukot si Estrada sa Tandang Sora, Quezon City noong July 28 at nakatakas kinabukasan ng pinag-withdraw sa isang branch ng BDO sa Marikina City. Ikinasa ng AKG ang entrapment operation dahil pinagbabanta ng mga suspect ang biktima kung hindi ito magbabayad ng 500,000 piso. At ang pang-apat ay ang pagkabawi ng PNP AKG sa isang taong gulang na baby sa Ilagan City, Isabela, na ang tumangay ay sariling ama ng biktima. Sa Kabuan ay 11 mga suspected kidnappers ang naresto. Nabawi ang 4 na sasakyan na ginamit sa kanilang operation sa mga samot-saring baril at pati uniforme ng pulis. Mula sa Kampo Krame na kani-kanina lamang ay bumuhos ang napakalakas na ulan. Para sa DZRH Network News, Raymond Dadpas, Aris 28, naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat ang gulat ng live si RH28, Raymond Dadpas. DZRH Network News. Pinagkakaguluhang balita kaninang alas 6:30 ng umaga, hindi lang ang mga netizen ang nababuyan umano sa federalism vlog ni PCOO Asek Moka Uson. Sa katunayan, maging si Senador Coco Pimentel ay binatikos ang vlog ni Uson dahil sa kabastusan daw nito. Kung ano ba ang iba pang puna ng senador sa vlog at kung ano ang pinayo nito kay Moka. Alamin natin sa report ni Manang Milky Rigunan.
Galit at dismayado si Senator Coco Pimentel sa paraan ng kampanya tungkol sa federalism ng grupo ni Communications Assistant Secretary Mocha Uson. Ayon kay Pimentel, binaboy ni Uson ang kausa ng federalism at mali-mali ang paliwanag sa layunin ng pagkapalit ng sistema ng gobyerno sa federal system. Napikon si Pimentel di lamang sa paliwanag kundi lalo na sa lyrics ng jingle na Pepe Dederalismo na sinasabayan ng malaswang sayaw ng isang badini na kasama ni Uson sa viral video. Ngunit ni Pimentel, ilayo si Mocha sa federalism. Mag-aral muna anya siya o mas makabubuting mag-leave na sa tungkulin. Hindi rin maintindihan ni Pimentel dahil marami naman anyang matatalinong opisyal sa gobyerno pero in bad taste ang konsepto ng kampanya. Reklamo ni Pimentel, bukod sa baboy ang song and dance, mali-mali ang paniwanag tungkol sa federalism. Umaabot naman sa 90 million pesos ang budget ng DILG sa federalism caravan kung saan lead spokesperson sa federalism si Asek Mocha Uson. Para sa DZRH Network News mula sa Senado, yan ang DZRH News, Milkiligunan RH12, naglilingkod sa pagbabalita. DZRH Network News! Trending na issue nationwide simula pa kaninang alas 15 ng umaga. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapakita ang apat na makabayan Solons na sina Liza Masa, Saturo Ocampo, Teddy Casino at Rafael Mariano matapos na umusbong ang kasong murder laban sa kanila. Kaya para mahuli ka agad ang apat na dating kongresista, naglaan ng malaking halaga ang kilalang lawyer na si Attorney Ferdy Topacio. Dahil dito, pinag-aaralan ng mga abogado ng apat na akusado na magsampa ng disbarment case laban sa celebrity lawyer. Para sa iba pang detalye ng balitang yan, tutukan ang ulat ni Edgiel Parosa. Posibleng matanggalan ng lisensya si Attorney Ferdinand Topacio. Ito ngayon ang pinag-aaralan ng company na kaso Turo Campo, Terry Casino, Rafaela Mariano at Liza Masa, kasunod ng 1,000,000 pisong pabuya na alok ng grupo ni Topacio para sa kanilang pagkakaaresto. Sa panayam ng programang issue, sinabi ni Attorney Rachel Pastores na nilabag ni Topacio ang Code of Professional Responsibility maging ang sinumpaan niya sa pagkaabogado dahil sa inilabas na pabuya. Tinuturuan umano ni Topacio ang publiko na ilagay ang batas sa sarili nilang mga palad. Ayon pa sa abogado ng makakaliwang ex-partylist representatives, dahil sa anunsyong ito ng kabilang panig ay lalong nalagay sa alanganin ang kaligtasan ng kanyang mga kliyente. Any violation ng Code of Professional Responsibility and yung oath niya as a lawyer ay ground for disbarment. Kasi ang effect niyan is ini-encourage mo nga yung mga tao to take the law into their own hands, hindi ba? Free for all yan eh, agawan yan. Hindi mo alam kung anong mangyayari dun sa apat with your pronouncement ng offer of bounty. Bago ito'y tinawag ng publicity stunt ni Bayan Secretary General Renato Reyes, ang naturang pabuya. Pero, babala ni Topacio, posibleng itaas pa nila sa 2,000,000 ang reward para sa impormasyon na nga nagtatago umanong mga dating mambabatas. Sagot naman ni Pastores, hindi nagtatago bagkus. Hinihintay na lang nila ang magiging desisyon ng motion for reconsideration dahil alam naman ng mismong judge ang sitwasyon ng mga dating Solon. Pa ngayon ay nakapokus umano ang makakaliwang kampo sa resolusyon ng motion for reconsideration ng inihiyaing arrest warrant laban sa apat na dating mambabatas. Pero pangako ni Pastores na pananagutin nila si Topacio kung may mangyari mang masama sa apat na kinasuhan. Para sa DZRH Network News, Edniel Parosa, naglilingkod sa pagbabalita. DZRH Network News! Eksklusibong balita sa DZRH kaninang alas 6 ng umaga. Nagsalita na po ang Department of Budget and Management sa umano'y patuloy na pagtaas ng inflation rate sa bansa. Pinawi ng ahensya ang pangamba ng publiko sa lalo pang pagmahal ng presyo ng mga bilihin. Sa halip ay unti-unti na umanong mararamdaman ang paghupa ng inflation dahil bababa na ang presyo ng gasolina at iba pang produkto. Kung kailan ba mararamdaman ng publiko yung pagbaba na yan ng presyo, lalo na ng gasolina, no? At lalo na ng mga bilihin. Alamin natin sa report ni Mavel Arive. Pinawi ni Budget Secretary Ben Jokno ang babala ng ibang economic analyst na maaaring sumipa ng hanggang sa 5.8% ang inflation rate sa bansa hanggang sa pagtatapos ng 2018.
Sa exclusive interview sa programang Angelo Palmones Live, sinabi ni Secretary Jokno na batay sa kanilang pag-aaral ay posible lamang pumalo ng 4.5% at hindi 5.8% ang inflation sa kabuuan ng 2018. Pero giit ng kalihim, inaasahan nang mag-uumpisa ang pagbaba ng inflation simula sa ikatlo hanggang sa huling quarter ng taon. Asahan na anya ng publiko na bago matapos ang taon, unti-unting mararamdaman ang pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Kabilang umano sa bababa ang presyo ay ang gasolina, bigas at maging ang palitan ng dolyar sa piso. Ang bagong forecast namin as of mga amount ago is papalo ng mga 4.5 average for the entire year. Okay. In fact, ang tingin namin ang presyo ngayon ay nagtitaper off na, mapititaper off yan towards the end of the year, bumababa ng presyo ng gasolina, bumababa na yan. Ng palitan ng piso, di ba? Mm-hmm. So, nag-angkat na tayo ng bigas, mag-angkat tayo ng mga isda para talagang maramdaman ng taong bayan na magbabago na yung perceptions and inflation. So, towards the end of the third quarter and fourth quarter, pababa na yan. Ibinida rin ng kalihim na sa taong 2019 ay babalik na sa normal ang presyo ng mga bilihin at bababa ng 2-4%. Una rito, simula Enero 2018, sumipa ang presyo ng langis, mga bilihin at iba pang produkto dahil sa epekto ng train law. Ilang grupo kabilang ang Ibon Foundation ang pumuna sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin na pinaniniwalaan pang tataas dulot ng train law na dapat umanong aksyonan ng gobyerno. Para sa DZRH Network News, Mavel Arrive, naglilingkod sa pagbabalita. DZRH Network News! Isa pang eksklusibong balita kaninang alas 5.45 na umaga, nakatakda ng pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kontrobersyal na National ID System ngayong araw. Ayon sa Malacanang, milyong-milyong Pilipino ang magbebenepisyo sa ID na ito para sa mas mabilis na transaksyon, lalong-lalo na sa mga ahensya ng gobyerno. Sa pamamagitan ng National ID System, hindi na anya kailangan magpakita pa ng maraming identification cards para lang mapatunayan ang identity ng isang Pilipino. Para sa iba pang karagdagang balita ukol dito, alamin natin yan sa report ni Peachy Gonzalez. Sa kabila ng kabi-kabilang batikos at pagdududa, lalagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas para sa inaabangang National Identification System kasabay ng ceremonial signing ng Bangsamoro Organic Law. Sa eksklusibong panayam ni Henry Uri sa programang Magandang Umaga Pilipinas kay Presidential Spokesperson Harry Roque ay iginiit nito ang kahalagahan ng National ID System. Ayon kay Secretary Roque, malaki ang magiging pakinabang ng National ID System hindi lamang sa overall profile ng mga mamamayan kundi lalong-lalo na sa pagsugpo ng kriminalidad at terorismo sa bansa at maging sa beripikasyon ng pananagutan sa pagbabayad ng buwis. Maraming beses na rin umanong sinubukang magkaroon ng National ID System sa bansa, partikular na noong panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos, pero napawalang bisa ng Korte Suprema dahil sa kawalan ng sapat na probisyon ng batas para maprotektahan ang datos ng mga mamamayan. Pero ngayon, sa ilalim ng Administrasyong Duterte, pagtitiyak ni Secretary Roque, wala nang dapat na ipangamba ang publiko dahil kalakip ng National ID System ang National Privacy Act. Nagkaroon po ng attempt nung panahon ata ng FBI na magkaroon ng National ID System, pero napawalang bisa po ito ng Korte Suprema dahil hindi daw po sapat yung provision ng batas para pangalagaan yung datos ng taong bayan. Hindi na po mangyayari ito dahil una-una meron na po tayong Privacy Act at nasa batas na mismo po no, na kinakailangan gumawa ng lahat ng hakbang para maprotektahan yung datos ng mga taong bayan. No? So sa tingin ko po, ito naman po ay magkakaroon ng kaparehong mga goals ng naudang National ID ng panahon ng FDR. Pero ang mabuti po dito, meron ng safeguard na hindi po magagamit sa masama yung datos ng taong bayan at gagawa talaga ng hakbang para protektahan ng Estado yung mga datos na nanggagaling sa ating mga mamamayan.
mababatid na layo ng nasabing batas na mabigyan ng isang identification card ang lahat ng mamamayan at maging ang mga rehistradong dayuhan sa bansa kung saan iisang ID na lamang ang gagamitin sa lahat ng transaksyon, lalo na sa mga serbisyo ng gobyerno. Lalamanin ng nasabing ID ang buong pangalan, kasarian, blood type, petsa at lugar ng kapanganakan, address, marital status, larawan, fingerprint, iris scan at ang sarili nitong identification system number. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang siyang mamamahala ng koleksyon at seguridad ng mga makakalap na impormasyon, 4 na bilyong piso ang inilaan ng gobyerno para sa National ID System na gagamitin para sa actual data capture at implementation. Para sa DZRH Network News, Pichi Gonzalez, naglilingkod sa pagbabalita. DZRH Network News. Malaking eksklusibong balita po ito sa DZRH simula pa kahapon hanggang ngayon. Hindi pa rin nalulutas ang isyo sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay sa pinagtatalo ng West Philippine Sea. Dahil dito, may mga inilatag na hakbang si Acting Chief Justice Antonio Carpio para mapatunayan ang claim ng bansa na sa pinag-aagawang mga isla at reefs. Kung ano-ano ang mga hakbang na ito, alamin natin sa report ni Christian Manyo. Supreme Court Acting Chief Justice Antonio Carpio ipiniliwanag ang dapat na ginawa ng gobyerno upang ipaglaban ang isyu ng West Philippine Sea. Sa programang Pimentel Hour, kasama si former Senate President Nene Pimentel Jr. at Cesar Chavez, inihayag ni CJ Carpio na nakakuha sana ng mas malaking suporta at simpatya ang Pilipinas kung dinala agad ito sa United Nations General Assembly. Sa ganitong paraan anya, sinabi ni CJ Carpio na dapat nanawagan ang Pilipinas sa ibang bansa na i-pressure ang China para sumunod sa ruling na inilabas ng Arbitral Tribunal noong 2016 kaugnay ng issue ng West Philippine Sea. Dagdag pa ni Carpio, siguradong makakakuha ng malaking suporta at simpatya ang Pilipinas sa iba't ibang bansa dahil makikinabang lahat dito, lalo na sa pagrespeto ng Law of the Sea. At para hindi na rin ito pamarisan ng iba na may interest din di umano sa Exclusive Economic Zone, lalo na ng maliliit na bansa. We should have gone to the General Assembly with the ruling, with the victory. We could have sponsored a resolution in the General Assembly asking the world to vote for a resolution that China must comply with the ruling. Sigurado ako we'll get a majority, although China will get also votes on its side. Lahat naman na bansa around the South China Sea will support us because they are also encroached by China. The Nine Dots Line also encroach on their maritime zone. So susuporta sila lahat. And lahat ng mga small countries all over the world will support us because they don't want their bigger neighbor to grab their exclusive economic zone also. Everybody has a stake na we will preserve the law of the sea. Sabi pa ni CJ Carpio, kung nakuha ng Pilipinas ang suporta ng mundo, mapipilitan ng China na sumunod sa paborableng desisyon na inilabas ng Arbitral Tribunal dahil hindi umano nito kakayanin na maging isolated sa iba't ibang bansa. Bukas naman ang DZRH para sa reaksyon at panig ng Malacañang. Para sa DZRH Network News, Christian Manyo, naglilingkod sa pagbabalita. Mga tanong na eksperto ang sasagot sa DZRH Experts Opinion. Okay, paalala lang po sa mga bagong panganak dyan, lalo na ngayong World's Breastfeeding Week. Medyo umiwas-iwas kayo sa mga taong naninigarilyo. Ano po? O kaya naman, kung ikaw mismo ang naninigarilyo, iwas-iwasan mo na yung paninigarilyo. Ito'y dahil sa napag-alaman na nakaka-apekto pala sa pagpapa-breastfeed sa baby ang paglaghap sa usok ng yosi. Kung ano ang epekto nito, alamin natin sa Experts Opinion Report na ito. Mayaman sa protina at bitamina ang breast milk na nagpapalakas sa isang sanggol, dahilan para hindi siya mabilis dapuan ng sakit. Pero alam nyo ba na umiigsi ang oras na nagpapa-breastfeed ang isang ina tuwing makakalanghap siya ng usok ng sigarilyo o second-hand smoke ayon sa pag-aaral ni Professor Marie Terran sa Hong Kong
naapektuhan ang mood ng isang ina na nagpapa-breastfeed sa oras na makaamoy sila ng secondhand smoke, dahilan para mabilis siyang huminto sa pagpapasusok kay baby. Bukod dito, apektado ng nicotine na nakukuha sa usok ng sigarilyo ang dami ng breast milk na nailalabas ng isang nanay. Kaya naman, pinapayuhan ang mga kaanak na huwag munang magsigarilyo sa paligid ng ina na nagpapasuso. Kaya bilang selebrasyon ng Breastfeeding Month, maging sensitibo tayo, lalo na sa mga inang nagpapa-breastfeed para sa maayos na kalusugan ni baby. DZRH Network News. Tuluyan ang nagbigay ng kanyang pahayag si Joy Marquez kaugnay sa sex scandal na kinasasangkutan ni Mark Heras. Natanong si Joey dahil ang anak niyang si Winwin Marquez ang girlfriend ni Mark. Kung anong pahayag ni Joey Marquez ukol sa issue, alamin natin ang buong detalye mula kay Rocky. Ikinagulat ni Joey Marquez ang kanyang nabalitaan na may sex video pala ang boyfriend ng kanyang anak na si Mark Heras. Ayon kay Joey, hindi niya alam na mayroon itong sex scandal kung saan napahapa ito bago inulit ang tanong ng isang movie reporter kung meron ba talagang scandal ang aktor. Walang kalam-alam si Joey Marquez na may kumalat na video scandal si Mark Heras, ang boyfriend na kanyang anak na si Winwin Marquez. Nagulat pa na nagtanong si Joey kung meron daw ba nang matanong ito ng isang reporter kung anong masasabi niya sa nasabing video scandal. Ngunit ayon kay Joey, okay lamang ang nasabing video scandal dahil parte ito ng pagiging bata pa noon ni Mark. Sinabi pa nito na kung siguro babae siya ay iba ang kanyang pagtanggap sa nasabing video, ngunit lalaki rin umano siya kaya okay lamang sa kanya. Pabiro din sinabi ni Joey na gusto nga rin niyang gumawa ng katulad ng ginawa ni Mark, sabay tanong nito kung meron daw ba kayang gustong manood kapag gumawa siya ng video scandal. Halos chorus namang sumagot ang mga reporter ng meron at marami umano ang interesadong manood. Ngunit biglang bumawi si Joey na baka maraming magalit na lalaki sa kanya dahil baka umano ikumpara ang kanyang size sa size ng mga ito dahilan upang lalo magingay ang mga reporter. Samantala, kinumpirma naman ni Joey na civil sila sa isa't isa ni Mark at wala naman umano siya against dito bilang boyfriend ng kanyang anak. Ngunit hindi umano dapat pairalin ng mga ito ang puro pang-ibig lang dahil dapat umanong parehong secure ang dalawa bago pumasok ang mga ito sa isang seryosong relasyon. Anya natutunaw ang pag-ibig kapag wala nang makain sa mesa at pambayad sa kuryente. At iyan aking balitang showbiz para sa DZRH Network News. Rocky, naglilingkod sa pagbabalita. DZRH Network News. Ang libro nakadisenyong magturo ng tama para sa mga estudyante. Ngunit salungat ang nabasa ng isang concerned citizen sa isang librong ito para sa mga K-12 students. Ito ay matapos niyang makita ang mali-maling spelling ng isa sa mga tourist spots ng ating bansa. At mayroong lumabas na diskriminasyon sa ating mga katutubo. Detalye, panoorin sa trending report ni Victor de Guzman. Ayon sa isang concerned netizen, sa halip na tamang impormasyon, mali-mali ang matututunan ng mga kabataang nasa ilalim ng K-12 program dahil sa mga major errors na lumabas mula sa libro ng 1st hanggang 7th grade students na ipinublish ng Phoenix Publishing House. Ang Banana Rice Terraces ang unang nagpailing kay Anthony Escomedia, isang concerned netizen kung saan mali na nga ang banana na dapat ay banawe at dinagdagan pa ito ng maling spelling ng Terraces. Hindi lamang ito dahil ayon sa librong ito ay matatagpuan raw ito sa rehiyon ng Ilocos na dapat sa Ifugao na parte ng CAR o Cordillera Administrative Region. Napag-alamang marami pang mga pagkakamali ang lumitaw sa iba pang librong ginagamit ng 1st hanggang 7th grade students. Sa librong ang author ay kinilalang si Alma Dayag. Ngunit matapos mag-viral ang post ni Comedia, nakita ito ni Dayag at kaagad nag-reply kay Comedia na unang edisyon nito ng libro at naitama na rin nila ang mga mali noong nakaraang taon. Humihingi ito ng pasensya dahil sa lumabas na diskriminasyon sa ating mga katutubo na sinasabing maliit at maitim na ang kanyang tanging hangad ay para mas maintindihan, ay para mas madalian ng mga grade 1 students na malinaw sa pagbibigay description sa physical traits ng ating mga katutubo. Nagtataka si Comedia kung bakit nakalusot ito sa proofreading process. Samantala, nananawagan naman si Comedia na sana irespondehan kaagad ito ng DepEd.
Para sa DZRH Network News, Victor de Guzman, naglilingkod sa pagbabalita. Bagamat maraming kontrobersiya kinasasangkutan ng kasalukuyang administrasyon, marami pa rin mga Pinoy ang kontento sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. Itong lumabas sa bagong survey kung saan aprobado pa rin sa karamihan ang ginagawang trabaho ng ating Pangulo. Ang good news report na ito, ibibigay sa atin niya ni Christine de la Cruz. Sa kabila ng kaliwat kanang pambabatikos kay Pangulong Rodrigo Duterte, nanatiling kontento ang mga Pinoy sa trabaho niya sa nakalipas na mga buwan. Ayon sa latest survey ng Social Weather Stations, very good pa rin ang net satisfaction rating ng presidente sa ikalawang quarter ng kasalukuyang taon. Lumabas sa survey noong June 27 hanggang June 30 na 72% ng mga Pinoy ang kumbinsido pa rin sa performance ni Pangulong Duterte, habang 30% lamang ang dismayado. Sa kabuuan, ang net satisfaction rating ng presidente ay naitala sa positive 58 o very good, na kapareho din sa kanyang nakuhang feedback noong Marso. Ginawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents na may edad 18 taong gulang pataas. Kabilang sa mga lumahok sa survey ay mula sa Mindanao na nagbigay ng excellent net rating sa administrasyon. Umaasa naman ang palasyo na patuloy na susuportahan at pagkatiwalaan ng publiko ang mga hakbang ng administrasyon para sa ikabubuti ng bansa at ng mga mamamayan. At yan ang ating good news para sa DZRH Network News. Christine de la Cruz, naglilingkod sa pagbabalita. Magandang balita po para sa mga Pinoy, partikular na sa mga millennials. Ito'y dahil maglalaan ang Pilipinas ng malaking budget para sa pagkakaroon ng... Music to the ears ito. Libreng Wi-Fi hotspot sa buong bansa. Kung magkano ang pondo para rito, alamin natin sa Facts and Figures Report ni Lizel Onze. Sa panahon ngayon, halos lahat ng mga Pilipino ang umaasa sa internet para sa iba't ibang impormasyon. Kaya naman napaka-importante na madaling ma-access ito saan man at anumang oras sa pamamagitan ng libreng Wi-Fi. Kaugnay nito, maglalaan na ang gobyerno ng 1.16 billion pesos sa taong 2019 para sa libreng Wi-Fi hotspot sa mga pampublikong lugar sa bansa. Ayon kay Makati City Representative Luis Campos Jr., kasama na ito sa pondo ng Department of Information and Communications Technology o DICT na higit 5 billion pesos para sa susunod na taon. Bukod pa ito sa 2.9 billion pesos na ginastos ng gobyerno ngayong 2018 para sa dagdag na physical locations o access points kung saan makakakonect sa libreng internet ang publiko. Dagdag pa ni Campos, target ng gobyerno na magkaroon ng libreng 10,800 hotspots sa buong bansa kung saan makakapag-connect sa internet na hindi na kailangan ng password. Bukod sa mga pampublikong lugar, maglalagay din ng free Wi-Fi sa state universities and colleges na magkakahalaga ng halos 280 million pesos. Samantala, sa 2019, cash-based na ang 3.757 trillion pesos na pondo ng gobyerno. Ibig sabihin, dapat maipatupad at matapos sa loob ng naturang taon ang mga proyekto, hindi katulad ng dati na obligation-based budget kung saan dapat makumpleto ang mga kontrata sa pagtatapos ng naturang taon. Samantala, ayon sa report ng UCLA's Speed Test Global Index noong Enero, lumabas na ang mobile broadband sa bansa ay may bilis na 12.55 megabits per second o Mbps sa pag-download. Mas mabagal ito kumpara sa global average na 22.23 Mbps download. Ang bilis naman ng pag-upload sa bansa ay nasa 5.86 Mbps na mas mabagal pa rin kumpara sa global average na 8.94 Mbps. Para sa DZRH Facts and Figures, Lizel Onse, naglilingkod sa pagbabalita. Hindi lamang para sa mga straight ang larong palakasan, yung sports. Ito'y dahil nagkaroon ng Gay Games 2018, ang itinuturing na Olympic Games para sa mga miyembro ng LGBT community.
Ang buong detalye, bibigay sa atin ni Arjen Rabuya at Edniel Parosa. Formal nang nagsimula ang pinakamalaking international multi-sport sa mundo na bukas pa sa lahat ng LGBT community at iba pang grupo sa 10th Gay Games 2018 sa Paris, France. Mayroong mahigit 10,000 atleta ang lalahok para sa 36 na sports sa iba't ibang larangan na napasok sa Paris Games slogan na All Equal. Ginaganap tuwing 4 na taon sa loob ng 32 years ang nasabing torneo na hangarin isulong ang diversity, equality, solidarity at sharing. Ang global get-together na ito partner ng lesbian, gay, bisexual at transgender ay maghisilbing paraan upang palakasin ang kanilang community sa pamamagitan ng sports. Ayon sa co-president ng paligsahan na si Joanne Evans, ito raw ang the best games na nagpapatuloy sa Paris. Samantala, sa ibang balita, mag-e-ensayo na ngayong araw ang Rain or Shine Team Pilipinas na sasabak para sa Asian Games 2018 sa Indonesia. Partner, matapos ulanin ng batikos at kalampagin na maging ng iba't ibang sporting icons, magpapadala na sa ibang bansa o magpapadala na ng basketball team ang bansa sa Asia. Sa isang joint press conference kahapon, inanunsyo ng Samahang Basketball ng Pilipinas at Philippine Basketball Association ang pagsabak ng ROS Team Pilipinas sa pangunguna ni Coach Yeng Giao. Maliban sa Elasto Painters Corps, pinayagan na rin ng kanilang mother team sina Paul Lee ng Magnolia at Christian Sardinger ng San Miguel. Kabilang sa Magic 12 partner ng Asia Team ay sina Gilas Pilipinas Team Captain Gabe Norwood at iba pang Elasto Painters na sina Raymond Almazan, Bo Belga, Chris Chu at James Yap. Makikibandera rin sina Stanley Pringle, JP Aram, Asi Taulava at cadets Kobe Peraz at Richie Rivero. At iyan ang latest mula sa DZR8 Sports Center. Arjen Rabuya, Edniel Parosa, naglilingkod sa pagbabalita. Kahit na maraming isyong kinakaharap ngayon ng ilang transport network vehicle services, mas marami pa rin commuters ang pinipiling sumakay sa TNVS gaya ng Grab dahil sa kalidad ng serbisyo at seguridad. Dahil dito, may hamon ang LTFRB sa mga taxi operators para mapantayan ang serbisyo ng mga TNVs. Kung ano ang hamong ito, alamin natin sa Biyaheng RH report na ito. Noong nakaraang linggo, inumpisahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagkakalibrate sa metro ng mga taxi kung saan magkakaroon din ng taas pasahe. Bukod sa adjustment ng taxi meters, may 2 buwang palugit din ang mga driver at operator para sa paglagay ng dashcam sa kanilang mga units. Ang nasabing hakbang ay isang paraan din para mapabuti ang serbisyo ng mga taxi at mapantayan ang mga transport network vehicles na kasalukuyang nasasangkot sa mga kontrobersiya at paglabag sa panuntunan ng LTFRB. Ayon sa ahensya, bukod sa dashcam na makakatulong para mamonitor ng biyahe ng mga taxi, kailangan din nilang maglagay ng Wi-Fi at app para sa mga pag-book gaya ng mga TNVS. Layunin ng hakbang na ito na muling manumbalik ang magandang imahe ng mga taxi dito sa bansa kung saan nabahiran ito ng pagdududa at inis ng publiko dahil sa ilang abusadong drivers na isa sa mga dahilan na mabilis tinangkilik ang pagpasok ng TNVS. Babala ng LTFRB na huhulihin ng mga taxi drivers na hindi maglalagay ng dashcam. Ito po para sa mga nagmamaneho dyan, naranasan nyo na bang may makasabay sa kalye na ambulansya o fire truck? Ano ang kadalasan ninyong ginagawa? Sa tingin nyo ba ay tama ang inyong ginawa o ginagawa? Kung hindi, panoorin ang Happy Trip Report na ito para sa mga dapat gawin at tandaan sakaling may makasabay na ambulansya o fire truck sa daan. Ilan na kaya ang maaaring napatay mo nang hindi mo namamalayan? Kapag may ambulansya o fire truck, isa ka ba sa mga nagbibigay daan o nakikipaggit-gitan sa mga ito? Kapag emergency, bawat segundo ay mahalaga. Kaya dapat magbigay daan tayo sa mga ambulansya at fire truck na nakakasabay natin sa daan. Unang-una, dapat tandaan ang proper protocol.
mag-move sa left at pansamantalang tumigil para lumuwag ang daan at makadaan ng matiwasay ang emergency vehicles. Lingid naman sa kaalaman ng karamihan, maaari kang dumiretso kapag red light kung nasa likuran mo ang ambulansya o fire truck. Marami man ang nagdadalawang isip na dumiretso kapag red light, pero tandaan na buhay ang nakasalalay dito at ito'y nakasaad din sa ating batas. Huwag na huwag ding mag-park sa harap ng ambulansya dahil maaaring maging malaking dahilan ito ng delay upang makarating ito sa pinakamalapit na ospital. Walang masama na sundin ang mga batas dahil kung hindi, makakakitil ka na ng buhay, makakaharap mo pa ang mga parusang ito. Ayon sa Republic Act 4132 ng Land Transportation and Traffic Code, dapat magbigay daan sa mga pulis, fire department vehicle at ambulansya. Stricto rin tinututukan at pinapatupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga ordinansang ito. Walang masama na sundin ang mga batas na ito dahil kung hindi, makakakitil ka na ng buhay, makakaharap mo pa ang mga samot-saring parusa. Kaya tandaan, give way to save lives. Happy Trip! Hatid ng SimDex-D! Huwag lalabas pag walang SimDex-D! SimDex-D para tuloy at enjoy ang lakad! Phenylpropanolamine Hydrochloride Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of SimDex-D. If symptoms persist, consult your doctor. Napapansin mo ba na tila naninilaw na ang iyong ngipin? Alam mo ba kung ano ang karaniwang sanhi nito? Kung hindi, tutukan ang Pinoy Health and Wellness Report ni Peachy Gonzalez. Tulad ng mga pagkaing nagiging dahilan ng tooth decay, alam nyo ba na mayroong mga pagkain rin na nakakaapekto sa kulay ng ating mga ngipin? Maraming nabibili sa market na mga toothpaste na meron na silang kasamang pampaputi ng ngipin. Nakakatulong din yung mga toothpaste na may kasamang baking soda, may mga kasamang ingredient for bleaching. Yun talagang pwede mong magamit para medyo pumuti yung ngipin. Pero dapat talaga ingatan mo yung mga iniinom at kinakain mo kasi yun yung mga nagiging sanhi ng pagkulay ng medyo mas madilaw ng ngipin. Kaya naman hanggat kayang tiisin, iwasan na ang mga pagkaing may artificial color nang sa ganon ay hindi maapektuhan ang kulay ng ating mga ngipin. Para sa DZRH Network News, Peachy Gonzalez, naglilingkod sa pagbabalita. Mga tanong na eksperto ang sasagot sa DZRH Experts Opinion. Nawawalan ka na ba ng gana kapag magkatabi kayo ng iyong mahal? Dapat niyong malaman na may mga pagkain at inumin na nakakapagbigay ng gana kung gusto mong makipag-love making. Kung anong pagkain at inumin ito, alamin natin ang buong detalye sa Experts Opinion Report na ito. Kung may mga pagkain at inumin na nakakabawas sa init ng pakikipagtalik, meron din namang mabisang pampagana at hindi ka agad malolobat kahit kulang sa tulog. Napag-alaman na isa dito ang spinach na ayon sa mga health expert ay nakakatulong para mas maging mainit sa pakikipagtalik. Ito ay dahil ang spinach ay mayaman sa folate na kilala bilang sex nutrient. Bukod dito, meron itong magnesium na tumutulong para mag-expand ang mga blood vessels at maging maayos ang daloy ng dugo sa genitals na nakakalikha na mas matinding arousal, mapababae o lalaki man. Maging ang pag-inom ng tsa ay sinasabing effective sa sexual health dahil sa taglay nitong antioxidant na nakakatulong sa maayos na blood flow sa katawan para sa sex power. Kaya payo ng mga eksperto, kung nawawala na ng gana kay Mrs. o Mr., pwede mo itong subukan para sa happy sex life. Basta tandaan, lahat ng sobra ay nakakasama. DZRH Network News. Muli na namang inilagay ng isang Pinay ang Pilipinas sa mapa ng bansa o mapa ng bansang may magagandang babae. Ayun, ito'y matapos na kunin bilang modelo ng Victoria's Secret ang isang Filipina-Italian. Kung sino siya, kilalanin natin sa Showbiz Report ni Rocky.
Isang Pinay model ang rumaratsada ngayon sa Amerika nang makuha bilang modelo ng Victoria's Secret ang Pinay na si Ambra Batilana Gutierrez. Si Ambra ay Filipina-Italian at 26 years old na. Isa na namang Pinay ang umaariba ngayon sa New York. Ito'y matapos na kunin ang Filipina-Italian na si Ambra Batilana Gutierrez bilang bagong modelo ng Victoria's Secret. Ang nasabing balita ay ibinahagi mismo ng 26 anyos na si Ambra sa kanyang Instagram account noong Biyernes, August 3, kung saan nagbigay din ito sa kanyang followers ng sneak peek ng kanyang photoshoot na ginanap sa Hudson Studios sa New York City. Sa kanyang Instagram stories, nagbahagi rin si Ambra ng official pictures na ilalagay sa official website na nasabing American Lingerie Brand. Ayon kay Ambra, nangyari ang casting noong June lamang kung saan nag-i-enjoy umano siya sa pakikipagtrabaho sa mga taga Victoria's Secret. Samantala, hindi naman sigurado si Ambra kung siya ang kauna-unahang Pinay na makakasali sa Victoria's Secret Fashion Show, bagamat maghahanda umano siyang mabuti para ready na siya kung sakaling mangyari. Kaugnay nito, sinabi rin ni Ambra na proud siyang dalhin ang pangalan ng Pilipinas sa buong mundo kasama na iba pa niyang kasamahang modelo at ipapakita niya raw kung ano ang kagandahan ng mga Pinay. Si Ambra ay nakilala dahil kasama siya ng mga Hollywood actress na sina Ashley Judd, Gwyneth Paltrow at Angelina Jolie na nag-akusa sa Hollywood producer na si Harvey Weinstein ng sexual violence at harassment. At yan aking balitang showbiz para sa DZRH Network News. Rocky, naglilingkod sa pagbabalita. Mga bumibidang mga istorya sa mundo ng social media. SMS Social Media Stories. Samantala, ano ba ang mga dapat abangan ng mga kwento? Mamaya sa SMS Social Media Stories, abangan po natin. Kausapin na natin ang sumisikat sa... Sikat, ang dami ng fans eh. Si Ariane Rabuya at si Victor De Guzman. Ano mga abangan namin mamaya? Hi! Good morning po sa lahat ng mga viewers natin dyan. Annyeong! Magandang araw po sa lahat ng mga viewers sa DZRH at kay Dennis. Yan. Hello po! Kanina lang nag-live kami, no? Yes! At sana nakita din nila yon. Kung saan na ngayong 1 p.m. po ay may tatalakayin po kaming iba't ibang istoryang nakikita nyo po sa social media. Ang sabi ko nga, ang sabi wow, nga ni Victor. Kakaiba yan ha, tatalakayin nyo yung istorya. Mm-hmm. Paano pagtalakay ang gagawin nyo? Pero ito kasi yung mga, di ba ma, dun sa intro nga natin, mapatrending. Gano'ng kahaba ang pagtalakay sa bawat isang istorya? Nakadepende yan. Pag-uusapan natin yan mamaya. Depende yan kung gaano ka-interesting at syempre yung engagement din ng mga live viewers natin. Pag walang kwenta, maiksi lang. Hindi naman. Kasi walang kwenta. Wala ditong story ang walang kwenta. Yes, basta viral yan online, talaga namang aalamin natin yung kwento sa likod ng post na yan. So kaya may naman, kwenta guys, ang bawat kwento. Dahil gisang-gisa na tayo mga kaibigan, panoorin na natin ang top 5 social media stories natin for this episode. Narito na ang mga kaabang-abang ng mga social media stories para sa araw na ito. Hinihinalang pugot na ulo, nawawumali ang mga residente at pulis. Grupo ng armadong kalalakihan ang hold up ng motor shop. Mag-ama, tinutukan ng baril. Batang kakanin vendor, may tinatagong husay sa pagkanta. Para sa iba pang mas hashtag kabilib-bilib na social media stories, tumutok mamayang 1 o'clock p.m. Nakakatawa, seryoso, interesting. Sila ang aming ibibida. Dito lang sa SMS Social Media Stories. At ayun na nga guys, nakita na natin yung sneak peek ng mga stories na pag-uusapan natin mamaya. Kaya I'm sure excited na excited na kayo. At again, it's 1 p.m. Mapapanood niyo po sa DZRH News Television and it's live. So, meaning pwede po kayong mag-comment, yes. Pwede kayong makapag-interact sa amin. Hindi lang po sa amin na dumadalo yung usapan, kundi sa atin po. Mm-hmm. Lalo na yung mga nasa ibang bansa, di ba? Yes po. Yung mga OFWs. OFWs na nakikinig at nanonood. Yes, tama ka dyan, Dennis. Kaya ano naman? Bang oras na doon? Iba't iba, syempre. Worldwide tayo. Eh. It depends. Nangyari sa Amerika, anong oras na sa Amerika? So ngayon, it's around 12:59 a.m. Ganon. Siguro Amerika. Baka magkamali tayo dyan. Anong oras na doon? 12:59 a.m. for sure. Or at least, siguro advance sila ng mga an hour. May contact sa Amerika to. Ang pagkailan po tayo advance? Advance or delays. Basta something ganun. Kaya naman guys, alamin na natin yan later. Basta nasa pagitan nun. Nandun. Basta nasa pagitan nun. Malinaw.
Okay, so again, it's 1 p.m. DZRH News Television. Tumutok lang po kayo. Maya-maya lang. No? Magkukwento ka na tayo na. At yan ang kabuuan ng mga balita. Tutukan ng mga balita buong araw on air and online sa DZRH Radio, DZRH News Television, at DZRH News Television Facebook at YouTube Live Channel. Kasama ang www.dzrhnews.com. Sa pangalan ng buong puwersa ng DZRH, ako po inyong lingkod. Lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas, live on air and online, alas 12 ng tanghali, maging updated sa mga balita sa DZRH Network News. Humanda na sa kakaibang pagbabalita. Iba ang dating, iba ang atake. Nakasunod sa panahon. Mabilis mong malalaman, mabilis mong mapapanood at mapapakinggan. Hatid ng mga lingkod sa pagbabalita sa loob at labas ng bansa. Live DZRH Network.